Okay guys, ito na yung solar panel natin. Dumating na. 135 pesos. Buksan natin. Tikas. Wow, barat na balot ah. Siyempre yung bubble wrap. Iingatan ko. Pwede lang. Para yung bubble wrap, magamit ko natin. Siyempre. Yun na guys, so yun na, lumalabas na oh. Ang tagal. Yan na guys. Ayun. Very nice. At least, meron siyang karton tapos bubble wrap. Meron pa sa loob oh. Ito na yung ating solar panel. Sana walang basag to. Kasi pag may basag ka, iriripan kita. Solar panel, nasa loob ka ba? Yun, very nice, ang ganda men. Okay, this is it. Ito na guys. Okay seller, approve, walang basag. Based on my observation, okay naman siya. Maganda yung pagkakabarot mo seller. Tapos napansin ko lang ano, hindi niya kayang mag-charge ng cellphone kasi maliit lang yung amperes na kaya niyang ibigay. 6 volts. Umaabot siya ng 7 volts minsan. Tikas. Ngayon po, mahina na po siya ngayon kasi hindi na ano, hindi na tanghali, hapon na. Eh, kanina tanghali. Umabot ng 50 to 60 amperes malakas kanina. Hapon na kasi. Good morning guys! And ito na po yung ating solar panel. Nandito ako ngayon sa second floor. As you can see, dito ko siya nilagay sa initan. Basta, yan. Diyan lang yan. Kinakailangan meron siyang ano, meron siyang elevation na konti para hindi mainit sa lalim. Yon. Tapos ito pala yung aking wire. Yan guys, as you can see, nakakonect sa ating solar charge controller. Siya nga pala, ito pala yung kanyang kahon nung dumating siya kahapon galing sa Shopee. CC lamp solar panel. That is 3 watts. And sa likod ng ating box, ito naman yung kanyang mga specification. CC lamp, 3 watts, 6 volts, saka max current na 5 amperes. Or ipapakita ko sa inyo mamaya, 53 amperes. At saka nakalimutan ko palang banggitin, ito pala ay CL630 ang kanyang model. At ngayon ay tinitest ko na ang kanyang maximum voltage. Kaya niya maglabas ng 6 volts hanggang 7 volts to 8 volts. At ang kaya naman niya ibigay na milliamperes ay 50 to 60 amperes, which is kaya niyang mag-charge ng ilaw at mga battery. Insan natan mo at subukan tayo ay asalutoy chapia watt meter. Or tinatawag na USB meter. Ay, este, USB tester pala. Sorry. Baliktad, ayun, yun. Okay na. Naglalabas na ng 7 volts. 7.5 kasi matingkad ang araw ngayon. Kapag matingkad ang araw, guys, malakas talaga ang peak ng monocrystalline solar panel. Aabot yan minsan ng 8 volts kapag sobrang init ng araw. Alright. Wow! You know?
sinubukan ko yung aking shaver at yung voltage ay bumaba kasi mayroong gumagamit yung shaver. 300 amperes ang naibibigay niya sa ating shaver. Yan, nagkukonsume siya. Okay guys, next naman. At ngayon naman ay yung ilaw naman ng ating susunod na i-charge. Nabili ko din sa Shopee yan. Kaso madaling malubat. Yan, pinasok ko na yung aking Type-C. Yun, 5 volts at saka amperes na kanyang kinukonsume is 300 pa din. Hindi kayo umabot sa 1,000 ha. Okay. Okay guys, sunod naman yung ating PS4 controller na ginagamit ko sa aking cellphone pag naglalaro ako ng wrestling at sa mga PSP games on Android. Yan. Ang baba naman nito, 6 volts, 300 amperes pa din. Napansin ko lang guys, so sadly hindi niya kayang mag-charge ng mga high-end device like that. Ngayon naman ay sinubukan ko sa aking solar charge controller kasi ina-expect ko na yung 3 watts 6 volt solar panel ay kaya na nang i-charge yung aking controller, pero hindi pala. Kapag mag-charge yan, magbiblink yan ng blue-blue, mga ganon. Okay guys, ending na tayo. Ito yung mga kaya nyo mga i-charge. Battery, shaver, yan. At saka mga ilaw. Soon guys, kapag nakabili pa ako ng isang ganito sa Shopee, ay gagawan ko ito ng parallel connection para makapag-charge na siya ng mga high-end device. Yun lang, salamat!